Jaya, sabay na tayo umuwi. Ayoko, mauna ka na. Ang taga-taga pa nga ng meeting. Ayoko din umuwi, gawa ni nanay. Napakalandi kasi panigurado may kasama na naman yun doon. Nakikipagharutan sa kwarto. Wala na naman si tatay sa bahay. Doon muna ako na Jeremy kung uwi. Oo na pala. Sige, bye-bye. Ingat, bye-bye. Ani, at Bo. Han? Han? Muwi pa pa? Tanhanin mo yung mukha mo. Ano yan? Kanino to galing? Hindi sa akin yan. Hindi sa akin! Ani, Dani! Nag-away ko yun! Hindi sa akin na nag-away! Sabi na natin na sa babae! Ani, Dani! Huwag kang babalik dito, aso ka. Saan ka galing? Baka mo. Natulog. Anong pake mo? Na Jeremy na ako nagaling. Landi mo? Kanino ba ako magmamana? Kapag mo mukhang ikaw, pag nabuntis ka, ikaw din magsisisi. O lang niya ka, huwag na babalik dito. Whatever. Diyan nga pagkalan ko gabi. Oo nga din eh. Oo nga. Tara, Bruce, balik niyo tayo sa klase ng magagawin ng pen. Oo nga, gabi na. Tara, tara. Kisyan mo mo yung kanilang tumawag? Uy, Dian. Balita kang ginawa mo yung Ashley ah. O, pakay ko. Oh, minsan na umuwi. Ganyan pa ugali mo. Kala mo ikaw, araw-araw ko umuwi. Lahat lang ang kwentang anak. Tumayos ka nga dito, visit ka. Miss Velasco. Apo, Dok. Stinto pa lang, di ba? Apo. Ayon sa resulta ng test na aming sinagawa, ikaw ay nagdadalang tao. Kailangan doble yung pag-iingat dahil masela ng lagay ng bata. Ito ang reseta na aking bibigay sa iyo. Kailangan pumunta ka dito kada Sunday para ikaw ay mapacheck up. Para matingnan natin ang lagay ng bata. Kung ito ba ay delikado o normal ang lalaki niya. I'm very happy when I'm going to be a little bit.
ba ito na iyong magulang? Hindi ko po alam kung tatanggapin po nila ako. Ano mo sabi niyo? Sabihin ko naman, hindi kita at ito mo lang magulang mo. Pinagbantaan ko kasi ako ni nanay na pagdabutis daw ko ako, dadaw ko akong babalik, dadaw ko akong uwi sa bahay. Iha, ano ba talaga atulak sa'yo mo gawin yan? Nandito lang po kasi ako. Hirap na hirap na po ako. Napakadami na pong problema sa nanay ko. Hindi ko na po alam yung gagawin ko. Kung sino yung paniniwalaan ko. Tuloy mo lang. Hindi na po kasi ako kasi nakaayos si nanay dyan, tatay. Pareho na po silang may bumiha ko sa mga. Kanya lang ka na lang po sila dahil sa akin. Hindi mo lang. Masaya ko makita na ng yung sarili ng mga gulang masaya sa pili niya iba. Sa tinakasama niya kaysa sa akin. So kung tulong ko ka sa mga kong linaw na gusto mo sabihin sa kanila? Kung yan po yung makakapatulong. Hello? Sino to? Bakit Franco? Kanina ko makawal number ko. Kay Gian? Bakit po? Meron? Ah, sige po. Sige po. Dito na po na natin mag-usap. Sige po. At kinausap ni Father Franco, sina Julia at Ron, tukol sa mga pagkukulang nila kay Gian sa mga nakaraan taon at sa mga panahong kailangan na kailangan ni Gian ng gabay at pag-aaruga ng mga magulang, lalo na siya ay isang teenager at ito ay isa sa mga importante kabanata ng kanyang buhay. At pagkatapos sa pag-uusap na naganap sa pagitan nila Father Franco at ng mga magulang ni Gian, ay napagtanto nila Julia at Ron ang kanilang mga pagkulang kay Gian. At buong puso nilang tinanggap si Gian at ang kanilang magiging apo. Paglipas ng panahon, ay masaya na namuhay ang pamilya Velasco kasama ang bagong miyembro ng kanilang pamilya.